Ayan. Hello, welcome po sa Shine Milvis Kitchen. Ayan, magluluto po tayo ngayon ng kimchi jjigae. Ayan, panoorin nyo po. At please subscribe and click the bell sa bawat video po. Para po bawat video ay ma-notify po kayo pagka mag-upload po tayo ng mga video. So, panoorin nyo po kung paano po magluto ng kimchi jjigae. Thank you. Okay, ito na po yung mga pangunahing sangkap ng kimchi jjigae. Ito po ay kimchi. Ayan. Huwag po tayong gagamit ng fresh na kimchi. Kung gusto nyo po, bili na lang po kayo sa mga mart ng kimchi na naka-pouch or yung nakaganto. Mas masarap po kasi yung luma ng kimchi. Ayan. Para maasim-asim. At saka ito po, pork. Mas maganda po gamitin ang pork belly. Okay, this is red chili paste. Ayan. At ito po, ang paborito ko sa lahat, tofu. Ayan. Okay, let's start. So, ayan, na-prepare na po natin yung mga sangkap. Ito po yung tofu, hinati ko po siya sa pie square. At garlic and onion, kakailanganin din po natin ng onion leaves. Ayan. At syempre, hugasan po natin ng mabuti yung pork. Okay, start na tayo. So guys, ako, gusto kong iprito muna yung karne sa ibang... Iprito muna natin siya. Gagawin natin siyang light brown. Ayan. So, ayan. Mabalik ka rin lang po natin. Mabalik ka rin lang. Ayan. Kasi pag isasama natin siya, masyado kasing mamantika. Medyo mataba kasi itong mabili kang karne. Kaya sinipawit ko siya ng prito. Pero, kung kayo, pwede nyo namang isabay na igisa after mag-isa ng bawang at saka sibuyas. Para hindi palit-palit ng lutukan. Masyado kasi itong mataba, kaya, ayan, trinito ko ng separate. So, ayan, okay na yan. Set aside na natin. Ayan, natanggal yung mantika. Diba? Onion and garlic. Ayan, konti lang. Okay, lalagyan na natin dito yung garlic. After few minutes, isusunod natin ang bawang, ay yung onion. Okay. Then pag okay na po yung onion and garlic, lalagyan na po natin yung kimchi. Kailangan po dry. I-drain po natin yung water. Bango yan. Kita kasi yung lasa ng kimchi na luma na. Maasim. Maasim na maanghang. Masarap. Dali. Hindi ko pa nilagay. Hindi ko nilagay lahat yung isang water ng kimchi. Gigisa lang natin siya. Ng mga ilang minuto. Ayan, nilagay na natin yung ginisa nating karne kanina. Ayan. Okay. Halo-halo lang po natin siya.
isa lang natin din siya ng mga 3 minutes. Okay, this time, ilalagay na natin itong beef broth. Nagtunaw ako ng beef cubes sa mainit na tubig. Ayan, at ilalagay na natin siya. Para mas masarap. Kulang pa siya ng tubig. Dagdagan pa ulit natin ng konti pa. Okay, let's add another half cup of water. Haluin lang natin siya. Sobrang bango. Napaka-aroma. Takpan lang po natin siya at lutuin natin siya ng mga 5 minutes. At eto pala, bago ko tuluyang makalimutan, eto po yung red chili paste. Ganyan. Lagay natin siya. Hindi ko na siya lalagyan ng kutsukaro o yung chili powder. Okay, lalagyan ko na po siya ng fish sauce. Ayan. 1.5 kutsarita. Can you smell it? It smells so good. At mag-add po tayo ng a pinch of salt. Okay. Lagyan na po natin ngayon yung tofu. Nag-add din po pala ako ng konting asukal. Konting-konti lang. Mga half spoon na sugar. Para mabalance yung lasa. Ito na, ilalagay ko po yung tofu. Ayan. O, diba? Sarap. Dami. Ayan. Oh my goodness. So yummy. At, susunod na po natin yung green onion na chinap po natin. Ayan. Halo-haluin lang natin siya at ilulutuin din natin syempre yung tofu. So, tatakpan ulit natin maya-maya. Ayan. Takpan na natin. Lutuin natin ng mga 5 minutes o 3 to 5 minutes. Ayan, nakikita ko na guys ang pagkulo-kulo niya. Napakasarap ng amoy. Amoy pa lang. Ulam na. Ayan. At maya-maya, pwede na po natin siyang iserve. Diba? Takam na takam ka na ba? Nakakamiss kasi yung mga Korean foods. Sa panahon ngayon, mahirap nang kumain sa mga restaurant, ano ba? Kaya, luto-luto muna tayo. Ayan. At, luto na nga po ang ating kimchi jjigae. Ayan, napakasarap.